What's up mga Kasurman TV, magandang araw. Ngayon lang nakapagawa ulit ng content kasi sobrang busy. Pupunta kami sa palengke, bibili muna kami ng pananghalian namin. Pagdating namin sa palengke, pinark lang namin yung mobile and then dumaretso na kami paakyat. Bibili kami ng karning baboy kasi napag-usapang lulutuin is sumba. Yan, kasama ko nga pala yung dalawang tropa, si Charles Olinap at saka si Rayaj. Yan, lakad pogi lang sa palengke. Yan, andito na kami sa pwesto ng karnihan. Dito nga pala kami bibili kay Ate Tess. Bumili lang kami ng worth 500 na karne tapos pinagayat na rin namin. So cube size na gayat tapos medyo malalaki. Nung matapos gayatin, ayan, binalot na natin test tapos umalis na rin kami. Tapos dumaretso kami sa vegetable section para bumili ng mga regado na ilalagay sa humba. Dito kami napadpad sa tindahan ni GT, ito si Jenny and Cesar Vegetable Store. Ayan, kung makikita nyo, napaka-fresh ng mga gulay dyan. Kaya dito na kayo bumili. Nung nabili na namin lahat ng regado na panghumba, so dumiretso na kami pababa. Ayan, pababa na kami dyan. High-tech ang Calapan City Public Market kasi naka-escalator yan. Kaya pagbaba namin dito kami dumiretso. Nagbibigay kasi sila dito ng mga raffle entry tickets na pipilapan. Kapag bumili kayo sa lahat ng seksyon dyan sa palengke, so bibigyan kanila ng raffle entry tickets. At ang mga papalalulan is yung rider na motorcycle, tapos e-bike, tapos mga appliances. Yan, kaya pinacheck na nung dalawang kasama yung mga tickets nila tapos inihulog na. Pagkatapos namin mag-fill up, dumaretso na rin kami pabalik ng kampo. Pagdating namin dito sa kampo, yan, inugasan lang yung pinabili namin karne tapos pinakuluan na rin. Nag-get na ako dito ng mga sibuyas, ayan. Yung white na sibuyas yung binili namin kasi medyo mahal yung pula. Tapos prinipare ko na rin yung bawang. Wala kasi yung mincer ko kaya manumana na lang muna. Ito naman yung mga rekado na gagamitin. So sibuyas, yung laurel, bulaklak ng saging, paminta, pineapple chunks, at syempre yung bawang. Tapos dito isasala na natin yung karne tapos papakuluan lang natin for about 20 minutes. 20 minutes nakalipas, ayan, binilikan natin at kulong-kulo na siya. Dito ilalagay ko na yung sibuyas at saka yung bawang. Isasama ko na sa pagpapakulo. Tapos dito hindi ko na pinakita pero nilagyan ko siya ng toyo, yung bulaklak ng saging at saka yung laurel. Tapos ilalagay na rin natin tong pineapple chunks. Huwag nyo nang ihiwala yung sabaw ng pineapple chunks kasi magagamit rin yan pampalasa para sa humba. Dito naglagay nga rin pala ako ng pork cubes pero depende pa rin yun sa inyo kung gusto nyo siyang lagyan. Tapos syempre yung lagi natin ginagamit, hindi yan mawawala, ang magic. So konti lang yung ilalagay natin, ayan. Ayan, kung makikita nyo, konti lang yung lagay natin. Maglalagay din nga pala tayo ng asukal. So ang asukal ginagamit yan pang kontra dun sa alat at saka dun sa asim nung humba. Tsaka pampalapot na rin. So naglagay din ako ng mamasitas oyster sauce. Ayan, lagyan lang natin. So pampadagdag kulay din yan, tapos pampadagdag lasa na rin. Depende kasi sa nagluluto kung gusto nyo lagyan or hindi. Ayan, hindi ko na pinakita yung buong process ng pagluluto. Basta ang mahalaga, nakapagluto ako ng humba a la Sirman TV. Kaya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Tara, kain! Disclaimer, this page does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this page is meant for educational purposes only.